Kumusta mga tol? Houston Rockets, coached by Mike D'Antoni, ang may pinakamaliit na lineup sa NBA. Ito na ata ang smallest of the small ball lineup sa kasaysayan ng NBA mga tol. Pero kahit na ganito pa kaliit ang lineup ng Rockets, nagtala pa rin sila ng 44-28 win-loss record na good for 4th place ngayon sa NBA playoffs. Papaano ba yung kapayansa at depensa ng Houston Rockets? Effective ba talaga itong small ball na strategy nila? Yan ang explain natin ngayon. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat! Sa starting 5 pa lang ng Rockets, andiyan si Westbrook 6'2", si Harden 6'5", si House 6'5", si Covington 6'7", at si Tucker 6'5". Take note mga tol ha, si Tucker na 6'5 ang starting center ng team na to. Simulan na natin sa opensa. Ang opensa ng Rockets ay nakasentro sa galing ni Harden at Westbrook. Sa yung dalawa na yan, magaling talaga yan sa isolation. Kumbaga, hinahayaan ng Rockets na mag-isolation itong si Westbrook at si Harden. Then the rest of the mga players nila, nakaspread out na lang. Walang halong biro ito mga tol ha. Yan lang talaga ang play ng Rockets na ginagawa nila 95% of the time. Bakit ba ganyan ang play nila mga tol? Ito pag-aralan natin. Si Westbrook ayan nasa top of the key. The rest of the Rockets nasa may 3 point area. Pause muna natin. Kailangan punahin natin ang lineup ng Rockets na lahat ng players nila mayroong tier stress. Si House, si Tucker at si Harden 36%, si Covington 32%. So ang ginagawa ng Rockets, ISO kay Westbrook. Then kapag mayroong tumulong o sumuna gaya itong ginawa ni Lopez dito, kick out agad ngayon niya kay Tucker. Tapos parang domino na yan. Dahil magro-rotate ang depensa, libre naman ngayon si Covington. Rotate uli. Libre naman ngayon si Westbrook. Rotate uli. Libre naman ngayon si House ito sa corner. Pause natin dito. Ayan si Lopez na sumusuna. Ngayon, hindi pwede magstay dyan dahil mayroong defensive 3 seconds na rule at ang layo ng bantay niya na nasa corner. Nang pag-alis niya dyan, kung papasin nyo, nasa labas lahat ng Rockets. Ganito sila mga tol, 95% of the time para magkaroon ng puwang sa gitna at wala nakaharang sa the drive. Kasi pag hindi ka naman nag-help, iiwan lang ni Westbrook sa kangkungan ng depensa. Tulad nito, isolation kay Westbrook sa post. Then sumuna ngayon ng box. Ngayon, tinawagan ng defensive 3 seconds yan. Siyempre, pag tumulong ka sa depensa at sumuna ka, kick out agad niya sa shooters, kagaya itong kick out kay House. Ito pa uli, again, mayroong isa sa strong side corner. Then the rest, nasa weak side na. And uli si Lopez sa sumusona. Masyado yung malayo sa corner kaya tulit na yan for close out. Same play, but this time, hindi nakasona yung strong side corner at walang help dyan. So biyahe na yan kay Westbrook. Ganun din yung ginagawa nila kay Harden, na scoring champion ngayong season, na meron 34.3 points per game, at yan ang king of step back traveling na 3 point shots. And uli yung isolation. Merong isa sa corner sa strong side, at nasa weak side na yung tatlo pa. So normally, sa NBA, ganyan ang depensa. Sumusona yung nasa ilalim, kagaya na in-explain natin sa depensa ng Miami Heat. Kaya dyan si Lopez at Giannis para tumulong pag sumalaksak na to si Harden. Pero si Harden mga tol, nag-average siya na 7.5 assists per game, so risky talaga yung ginagawa nila pag sona sa the drive. Same play, merong isang tao sa strong side corner, tatlo sa weak side, isolation. Then nakita niya ngayon nakasona to si Lopez. So pag salaksak niya, stay na ngayon dyan si Lopez. Pero syempre, pag nagstay siya dyan, libre ngayon to si Tucker sa corner. Same play uli, ayan uli si Tucker sa corner. Bago pa dumarive to si Harden, ay nakasona na si Lopez. So pag dumarive siya dyan sa kaliwa, ay parang magnet na yan si Lopez na ma-attack dito kay Harden. Ito pa isa, sa takot nila kay Harden, dikit na dikit yung bantay at tatlo agad na sumalubong kay Harden dito pag salaksak niya. Kaya libreng-libre ngayon ito si Jeff Green sa corner. Again mga tol, tatlong humarap kay Harden dito pag salaksak niya. Kaya libreng ngayon si Green at Rivers. At ito pa ang isang salaksak ni Harden at kickout sa corner kay Jeff Green. Apat na best nangyari tong kickout na to mga tol. At nakadalawang tres dyan si Jeff Green. 6 points out of 4 possessions. Mataas yan diba? Dahil nga magaling sa step back na tres tong si Harden, ganito kadikit ang bantay niya palagi para mapuwesta siya sa malaksak. At dyan nag-aabang na nga yung mga nasa ilalim. Pero once na dumrive na yan si Harden, syempre malilibre yung corner. Kasi pag nabigay ka naman ng konting space dito kay Harden, bibigyan kanya ng Milo best na dribbling at matinding step back na tres, sabay hima sa balbas. Hindi, sa sobrang galing niya ni Harden, kadalasan, dinodouble team yan. Tingnan nyo kung gaano karami ang nahihila ni Harden sa depensa. Apat na box siyang humarap kay Harden dyan. Siyempre, kick out yan at ipapasa nila yan hanggang makahanap ng libre. At dito, nalibre na nga ito si McLemore na top 3-point shooter ng Rockets at 40%. Na siyempre, mas malilit ang players, mas mabilis yan. Kaya lamang palagi ang Rockets sa takbuhan. Ito pa isang fast break nila. Ang gandaan kasi dito sa Rockets, since mga malilit nga sila, so halos lahat sila kaya mag-start ng fast break. Gaya itong rebound ni Harden, then as usual, tingnan nyo yung takbo nila sa fast break. Yung dalawa, pumupuesto sa tres. Kaya pagkapasa kay Westbrook dito, libre na yung corner. Ito pa isang fast break kick out sa corner, then swing pass kay Covington.
Pag wala si Westbrook, kahit itong si Rivers, ginagamit nila for isolation. Again, ito yung weak side help, then libre ngayon yung corner. Rotate ngayon yung depensa, kaya nalibre na rito si McLemore. Ito pa isang tirada ni Rivers sa isolation. Paminsan-minsan, gumagamit din sila ng pick and pop dito kay Covington. Ganito kulit ang Rockets, mga tol. Pansinin nyo si Giannis dito. Hindi man lang nag-box out, naglakad lang for the rebound at hindi na tumalon. Sa depensa naman, syempre mga tol, merong trade-off yung small ball offense. Ganun naman talaga sa basketball. Pag malaki ka, kulang ka sa bilis. Pag maliit ka, mabilis ka, pero kulang ka sa laki. Kadalasan din, pag malakas ka sa opensa, mahina ka naman sa depensa. Kaya nga napaka-importante sa NBA ng mga tinatawag nilang two-way players, kagaya ni na Paul George at Kawhi Leonard ng Clippers. Sa small ball lineup ng Rockets, syempre malakas sila sa opensa kasi mabilis sila at puro shooters yung nasa loob. Pero syempre, merong malaking hole yan sa ilalim dahil nga wala talaga silang legit na sentro. Tulad itong salaksak ni Middleton dito, si Covington pambantayin niyan na isang defensive specialist. Pero talagang butas na butas yung ilalim nila. Ito pa isang low post ni Lopez kay Harden naman. Mismatch talaga yan mga tol, kaya kinain na ng buo si Harden dyan. At ito pa isang salaksak ni Giannis na parang nag-rounds lang. Isa pang problema ng Rockets yung rebounding. Sa game na to mga tol, mayroong 17 na offensive rebounds sa box. Yung total na labang ng box sa rebounds, 29. Kahit maganda yung box out dito, talagang malaki ang height difference. Kasi kita nyo naman na parang junior versus midget division ito. Dito makikita nyo na talagang disadvantage sila sa rebound. Dalawang magkasunod na offensive rebound si Marvin Williams dito. Eto naman kay Lopez. Pagkapasa sa corner, tingnan nyo ang box out dito. Walang kalaban-laban si Westbrook dito. Pero syempre, mahina ka nga sa rebound kasi maliit ka, mabilis ka naman at magaling ka sa steals. Kaya mas mabilis sila makababa sa depensa to stop yung mga fast breaks. Ito pa isang steal ng Rockets. Notice nyo mga tol na tatlong Rockets players ang sumundot dito. Ito talaga ang depensa nila, sundot kulangot. Kaya nga third sila sa steals na may 8.7 steals per game. Ito pa ang isang sundot ni Balbas. Dalawang straight na crucial steals at fast breaks to mga tol. Siyempre, ang mga opponents nila would like to take advantage of the small lineup ng Rockets, which is the right thing to do naman. Pero ang problema kasi dyan, ang mga players ng Houston Rockets ay very capable na defenders, kahit na medyo maliliit yan. Kagaya itong ni House na ang laki na ng improvement sa depensa. Ito pa yung isa na tinry ng box na ibagsak sa ilalim ang bola, dahil si Jeff Green lang ang bantay ni Lopez dito, pero natapik niya ni Green. Talagang palagi ilolopos ang small guys ng Rockets, kagaya itong Lopez versus Tucker. Pero sa akin palagay mga tol, this is actually a trap. Si Tucker kahit maliit yan sa sentro, eh sobrang lakas ng lower body niyan. Tingnan nyo rito, hindi siya maiatras ni Lopez. Ito pa ang isang low post ni Lopez kay Tucker. Offensive foul yan. Take note mga tol ha, 6'5 lang yung si Tucker. Si Lopez, 7-footer yan. Ito pa uli ang isang stand ni Tucker. Pansinin nyo ang stand ni Tucker dito. Tuwing aatras si Lopez, sinasabayan ng kadyot ni Tucker. Kaya nalalabanan niya yung pag-atras. Lopez is 7 foot, 127 kilos. Si Tucker, 6'5, 111 kilos. 16 kilos ang difference niyan mga tol. Malakas kumadyo si Tucker ano? Malaki siguro titi niyan. Tuwing makikita ko si Tucker sa locus defense, isang PBA player palagi ang naaalala ko. Si Chris Jackson na ganyan din kalakas tumipensa sa low post. Ito naman ang depensa niya kay Giannis. Kita nyo dito kung gaano kalaki ang height difference. Dalawang magkasunod na tip-in si Giannis dito. Pero malakas talaga yung lower body ni Tucker mga tol. Tingnan nyo drive ni Giannis dito na nawala siya sa pwesto dahil hindi niya maiatras itong si Tucker. Ang hindi ko maintindihan sa Rockets mga tol ay kung ano ang reason nila kung bakit hindi sila nagdo-double team sa mga mismatch dyan sa low post. Etong low post ni Lopez kay Harden, eh halos mo lang kay effort-effort si Lopez dito. Pero walang double team na dumating dyan. Ito pa ang isang mismatch na wala man lang nagtangkang tumulong dito. Ewan ko ba kung bakit nila ginagawa yan. Hindi ko alam ang logic niyan mga tol. Parang bahala ka na dyan, kaya mo yan, depensahan mo mag-isa mo. Normally kasi kapag undersize ang team, ang ginagawa niyan ikikaklag niyan yung middle o susona sila to compensate yung leap nila. Pero ang Rockets, wapakil sila dyan. Then ang style ng Rockets, lahat sila hindi masyado nakadikit sa labas unless shooter yung may hawak ng bola. Kagaya itong depensa ni Westbrook Giannis na meron 30% sa 3 points para i-challenge siya na tumira sa labas. Siyempre, mas malaki talaga yung chance nila na mag-mintis yan sa labas kaysa tumira yan sa loob. Tapos, since halos pantay-pantay lang yung mga height nila, eh parating merong mismatch. So ang ginagawa nila, nag-switch na lang sila sa mga screens kagaya nito. Switch si Green, then switch uli si Rivers. Maraming nagsasabi na si Harden ay walang kwenta dumipensa. Pero sa akin palagay, hindi yan totoo mga tol. Harden is a very capable na defender. Medyo tamad lang talaga siya dumipensa minsan. Siguro, nire-reserva niya yung lakas niya pero ewan ko ba. Dito again, ayan yung low post pero tingnan nyo yung blindside health ni Harden dito.
Actually, si Harden ay may average na 0.9 blocks at 1.8 steals per game. Diyan naman magaling ang Rockets sa steals. Nag-average sila ng 8.7 steals per game na good for third sa buong NBA. Dito pagsilaksak, sabay topic ni Harden. Ito nga mga tol, tignan nyo. Kahit hindi nakatingin, nakaka-steal pa rin. Paano pa kaya pag nag-ahit na ng balbas yan? Sa magandang pick-up ng Rockets itong si Covington, na isang matinding 3&D na player. Kung nakapaglaro na kayo ng NBA 2K mga tol, at nakalaban nyo na to, siguradong alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Ito pa isang steal ni Covington. Dito, tinuturo na ni Harden ang switch kay Covington. At ito pa ang isa pa. Isang elite na defender itong si Covington mga tol. Kaya maganda talaga ang kuha ng Rockets dito. Bagay siya sa konsepto ng Rockets. Pero syempre, kahit na elite defender yan si Covington, 6'7 lang yan. Kaya undersize pa rin yan para bantayan yung mga malalaki. Sa akin palagay, ang Rockets ang may pinaka-boring at pinaka-simpleng play sa NBA. Pero sila rin ang pinaka-may sense. Dahil yung napaka-simpleng play nila na paulit-ulit na isolation is well-thought at well-planned. It uses the strengths of every player, attacks the weakness of the defense, and very easy to master. Rockets is also doing this to be efficient in offense. Katulad nung in-explain natin dati sa dribble drive offense, ang 3 points, layups, at free throws ang pinaka-efficient na shots sa basketball. At yan ang ginagawa ng Rockets ngayon mga tol. Katunayan, second sila sa NBA na mayroong 117.8 points per game. First sa 3 points made, mayroong 15.6 3 points made per game. At second sa free throws made at free throws attempts per game. Sa game na ito, gets box, 21 out of 61 sila sa 3, 27 out of 31 sila sa free throw. Yun pa lang, 90 points na yan mga tol. Mas marami pa silang itinira sa 3 na 61 attempts kaysa sa 2 point attempts nila na 30 attempts lang. Priority nila yung isolation dahil meron silang matitinding offensive weapon kagaya ni Harden at Westbrook. At dito sila nakakakuha ng layups, free throws at 3 points na rin kung si Harden na may tangan ng bola. Dahil din dyan sa mga isolation na drives na yan, nalilibre ngayon yung mga shooter nila na nakatambay sa labas. Dagdag na rin natin yung unselfishness nila para hanapin yung libreng shooter. Siyempre, trade din ito mga tol. Dahil sa firepower na yun sa opensa, butas naman ngayon yung ilalim nila sa depensa at hirap sila sa rebounds. Pero dahil manlilit sila, mas mabilis sila kaya mas magaling sila sa steals at sa fast break. Isa pang maganda rito mga tol, dahil nga parang iisa lang yung play nila which is yung isolation at kickout, mas madali ngayon ito masterin. Ngayon, mas maraming time ang players nila to improve their skills like yung shooting stress at kung paano didepensahan yung kalaban. Sa depensa naman, kadalasan, nag-switch lang sila sa mga screens kasi nga halos magkakasintangkad lang sila. At napakaganda niyan para sa akin kasi ang switch ang pinaka-effective na depensa sa screens. Pero iniiwasan to ng karamihan ng mga NBA teams to avoid mismatch. Pero sa Rockets kasi, palagi mismatch na, di ba? Kahit mag-switch ka, mismatch pa rin yan. Kaya switch na lang. And isa pa, pag-switch kasi, hindi ka habol ng habol sa inskiranan, kaya medyo nakakasave ka ngayon ng konting energy sa depensa. Tinatanong natin, effective ba itong ginagawa ng Rockets? Mag-champion kaya sila sa ganitong style? Sa akin palagay, ang team ng Rockets ay one stretch center away from being a dominant team. Imagine Mark Gasol or Brook Lopez in this team. They can stretch the floor sa offense and be the inside presence in defense. Kasi ang weaknesses na nakikita ko ay yung malaking butas nila sa gitna at defensive rebounds na kayang punuan ng isang stretch 5. At hindi nito mababago ang style ng opensa nila. Malakas si Tucker sa low post defense, pero hindi siya intimidating presence sa ilalim. Kaya madalas, nakikita natin na nakakalayap ang kalaban nila. Magcha-champion siguro tong Rockets kung swerte din sila sa 3 sa playoffs, lalong-lalo na yung mga ibang players ng Houston na hindi sina Westbrook at Harden. O yan mga tol, kita-kits tayo uli sa susunod na analysis. Comment nyo lang any kind of analysis na gusto nyo. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol!